buhay po ng ating beloved pastor, the man of God, Pastor Walter Tabor. It's God. Hallelujah. Wow, what a wonderful moment to worship the Lord. So let us continue our series about knowing your purpose. You know, the greatest tragedy in life is not you encounter any accident or any anumang pangyayari na hindi natin inaasahan sa buhay po natin. That's not the greatest tragedy, no? Kundi the greatest tragedy in life is when you die without knowing your purpose and without having relationship with your Maker. So last night or last time, last week, ay ating pong napag-aralan na layunin ng Diyos sa atin, why God created us, is to have relationship with His Son, Jesus Christ. Sapagkat sa pasimula't simula pa, before the creation of the world, there is already a blueprint, no? Nung nilikha po ng Diyos ang mundo, ay meron na po siyang blueprint from the start, okay, to the end. Kung sino po ang mga maliligtas, alam na ng Panginoon. Kung sino po mga tatanggap sa Panginoong Jesus, alam na po niya. At alam na rin niya kung ano po mangyayari sa mundong ito. Lahat po ng mga bagay na nangyayari, mga balita na ibinabalita po ng mga reporter, ay alam na po ng Diyos ang lahat ng ito. Ngayon, ang plano ng Diyos para po sa lahat ng sangkatauhan ay ang magkaroon ng kaligtasan ang lahat ng tao sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa kanyang anak na ang ating Panginoong Jesucristo. So Jesus Christ is the solution of man's problem. Jesus Christ is the answer sa anumang pong problema na kinakaharap po ng tao. At ang pinakadakilang bagay na matatanggap, mararanasan ng isang tao ay yung pong malaman niya ang kanyang layunin, the very purpose why he came into this world, why he exists into this world. Ang hirap po kayo kasi yung pumarito tayo na hindi natin alam kung ano pong dahilan, pagkatapos ay mawawala na lang tayo, mamamatay na lang tayo na hindi natin alam kung anong layunin, bakit po tayo ay pinanganak sa mundong ito. Okay? So, again, God's purpose in your life is to have relationship with His Son, Jesus Christ. Okay? Pakisulat nga po ninyo dyan para hindi po ninyo makalimutan, ang layunin ng Diyos sa buhay ko ay ang makipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Okay? Or in English, God's purpose in my life is to have relationship with our Lord Jesus Christ. So we are now in part 2. At dito po sa part 2 is we're going to talk about the foundational principles of purpose. Ano ba yung mga pundasyon ng layunin ng Panginoon? Number 1 is, of course, we need to know that everyone has a purpose. Kapag ka po nalikha ang isang bagay, meron po siyang layunin. Kung bakit po ginawa itong microphone na to, meron po itong layunin. May purpose. Ano? Hindi ito pwedeng gawing pamukpok. Right? Kasi kung hindi mo alam ang layunin nito, niregaluhan ka, tapos ginawa mo itong pamukpok, no? Pangkarpintero, masisira siya. So, kapag hindi po nagamit sa tama pagkagamit ang isang bagay, you use it in a wrong way, then masisira lamang siya. At ganyan ang buhay natin, buhay ng tao. Napakarami pong sira, wasak, giba, no? Na buhay ng tao because they don't know their purpose. Nababalitaan po natin araw-araw ang pagkasira ng buhay ng tao. Yung iba, kabataan pa lang, no? Lalo-lalo sa mga kabataan kasi ang mga kabataan very much aggressive. So they don't know their purpose. In Jeremiah chapter 1 verse 5, sabi ni Lord, I knew you before I formed you in your mother's womb. So before you were born, I set you apart and appointed you
as my spokesman to the world. Ako, hindi ko alam kung ano po ang aking ambisyon, ano? Nung ako po'y bata, hindi ko alam kung ano ang magiging kurso ko, no? Hindi ko rin alam kung may plano ba mga magulang para sa akin, no? O basta na lang ipapanganak yung panganay nila kasi ako po ang panganay, bahala na paglaki kung anong gusto niya. So may mga magulang na basta na lang mag-asawa, mag-anak, bahala na. Walang plano, right? They have no plan for their kids. Pero ang Diyos, meron po siyang plano sa buhay natin. At mabuti na lamang po ay na-discovery natin yung plano ng Panginoon sa buhay po natin. And I do believe that the very reason why I live is to share the good news of our Lord Jesus Christ. Not just for me to be saved, not just for me to have eternal life, not just for me to have a relationship with the Lord, but para ituro rin ang kanyang salita at ang mga tao ay magkaroon din ng ugnayan sa Panginoon. At matrain din ang mga kabataan at ibang tao para magbahagi ng mabuting balita ng ating Panginoon. So, bago ka pa man ipanganak, doon pa lamang sa sinapupunan ng iyong ina ay nakatakda na ang plano ng Diyos para sa iyo. Kaya you need to discover it. Okay? Nothing exists by accident. Hindi ka aksidente sa pagkapanganak sa mundong ito. We were designed for a specific purpose. Take note, a specific purpose. God set us apart from His purpose even before our birth. So, sinet apart na tayo ni Lord, lalong-lalo na yung mga may calling. How would you know that you have a calling in the service of the Lord? Okay? Una, ay hindi mawawala sa puso mo yung desire na ang mga tao po ay kailangan makarinig ng mabuting balita. Yun yung gustong-gusto mong gawin. Pangalawa, kapag meron ka pong nakikita na taong nagre-respond sa pagpapahayag mo ng mabuting balita, nagkakaroon ka ng kagalakan. Ano? Na kung paano po natutuwa at nagagalak ang mga anghel sa langit, ganun din naman ikaw. Punong-puno ka ng kagalakan at ganun na lamang yung papuri mo sa Lord. Tapos, nasa puso't isip, alam mo yon yung in love, ang in love, ano yan eh? Hanggang sa pagtulog, ano? Iniisip niya, pag-gising, ganun pa rin. So, ganun din. You are in love with the soul winning, you are in love with the service of the Lord, everything. Kaya, ikaw, ay hindi mo na, kumbaga, yung mga bagay na natapos mo sa mundong ito ay nagiging mas less na at mas mahalaga na sa'yo yung bagay na ipinapagawa ng Panginoon. No? So, ibig sabihin, hindi po galing sa'yo yun, kundi galing po sa Lord. Well, meron po mga specific na tinawag para po sa ministry, pero lahat ng mananampalataya ay tinawag ng Diyos para magbahagi ng mabuting balita. Not all are called as pastors. Not all are called as teachers and evangelists, apostle or prophet. But all Christians are called to share and testify their belief in Christ Jesus. So lahat po tayo. At lahat tayo ay tinawag din na sumuporta sa gawain ng Panginoon. Wala pong tinawag na walang halaga o di kaya walang layunin. All of us has a purpose. You just need to discover the purpose of the Lord in your life. Number two is that purpose is defined by the Maker. Hindi po yung nalikha ang magdidesisyon kung ano ang layunin niya sa buhay niya, kundi yung pong gumawa. Di ba? Hindi po din sabihin ng relo na, hindi, relo ako. Ang purpose ko ay panluto. O di ba yun? Hindi pwedeng yung relo ang pumili kung anong layunin niya. Kundi yung gumawa ang may nakakaalam nito at yung gumawa ang mas nakakaalam kung ano yung mga may sira, ano ang dapat na ayusin, no? He knows every part. Yung pong gumawa ng relo,
Unang nakagawa niyan, alam niya ang bawat bahagi, ang bawat pyesa ng relo. Kaya kapag merong hindi nag-function, alam niya. Kaya nga po ang tao, kapag merong hindi nag-function sa'yo, hindi nasira sa buhay mo, hindi mo kinakailang pumunta sa albularyo, aspiritista, manglalaway, manggagaway, di ba? Dahil hindi nila alam ang layunin ng buhay mo. Your maker knows you very well. Your maker knows who you are. And He can fix every problem of your life. He can fix every parts na merong defective sa buhay mo. He is an expert maker. Okay? So, this purpose is defined by the maker. Romans 8:28, we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So, ang mga tinawag ng Diyos ay tinawag niya para sa kanyang layunin. Hindi para sa layunin ng buhay mo, kundi sa layunin niya ng ating Panginoon. Now, the purpose and design of an object is determined by its inventor. Ito pa yung sasabi ko. When it is used for something other than its intended purpose, the end result is misuse or abuse. Okay? Abnormal use. Kaya kapag abnormal ang pagkagamit mo, abuso ka, ay masisira ka. No? Dinisenyo ka ng Diyos para kumain ng vegetables, kumain ng mga prutas. Okay? Yun ang disenyo talaga sa atin ng Panginoon. Pagkatapos, ang kinakain mo, usok. Diba? Dinisenyo ka ng Diyos para matulog ng 8 oras. Diba? Lalong-lalo kapag bata ka pa, dapat 10 oras. Hindi ka natutulog. No? Wala kang pahinga. Nasisira ka. Dahil, tinan mo, nakatutok yung mata mo sa computer, lalong-lalo na sa ngayon, ang dami-dami pong mga pwedeng makasira sa ating pong katawan. Kaya kapag po misuse, maabuso yung pagkakagamit mo, kapatid, masisira. Ano? So, you must know the same thing in our service with the Lord and even in our life. Ano ba talaga ang pagkagamit mo? Tingnan niyo yung mga rumaratrat ng bato, ng kung ano-anong usok ang kanilang sinisinghot, no? Butas baga. Sira ang baga kabata pa lang. No? Bakit? Hindi nila alam malayunin nila eh. Hindi nila alam na yung katawan ay regalo ng Diyos. Okay? So, we can abuse our lives when we fail to discover our intended purpose. You're abusing yourselves. God has provided the Bible as a manual for us to determine and discover His purpose for our lives. Kapag ang isang tao ay hindi po nagbasa ng Biblia o hindi po niya narinig ang nilalaman ng Biblia, sapagkat ang Biblia po ay salita ng Diyos. If you don't understand God's Word, then you can never understand why you exist and the very purpose of your life. Kailangan ang tao ay malaman niya kung bakit siya nandito sa mundong ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang unang-una dapat na magtuturo nito mga magulang sa kanilang mga anak. But the problem, maraming magulang na hindi alam kung ano po ang salita ng Diyos. Dahil nung sila'y kabataan, hindi rin naituro sa kanila. Hindi rin sila nagkaroon ng desire. Mabuti na lang ngayon, maraming mga kabataan, kahit hindi po nakakilala ang kanilang mga magulang, sila po yung unang nakarinig, no? Kaya mission nyo, mga kabataan, mission nyo, mga magulang ninyo. Kayo namang mga magulang, kung kayo po'y nakakilala na sa Panginoon, mission nyo ang inyong pamilya. Minsan nagturo po ako, no? Kapag ikaw ay nagkaanak at hindi mo maituturo sa kanila ang daan ng buhay, ang katotohanan, at hindi mo maituro sa kanila ang layunin ng kanilang buhay, mas mabuti pang huwag ka nang magkaanak. Bakit?
Every mo yung magkaanak ka na mapapahamak ng walang hanggan dun sa lugar ng kaparusahan. Hindi ka ba naawa niyan? Diba? Na mag-anak ka ng mag-anak, tapos eh, hindi mo madadala sa Panginoon, mapupunta doon sa lugar ng kaparusahan. So, ikaw ay nag-aanak ng madadagdag ng bilang doon sa lugar ng kaparusahan. So, better for you. Kaya kayong mga kabataan, kapag hindi ba kayo handa, yung sarili nyo, hindi nyo madisiplina. Yung sarili nyo, hindi nyo madala sa Panginoon, hindi nyo talaga alam kung ano talagang layunin pa ng buhay nyo, huwag muna kayong mag-asawa. At huwag muna kayong manligaw. No? Huwag muna kayong manligaw. Dahil marami kayong ililigaw hanggat hindi nyo nalalaman at naintindihan ano ang layunin ng Diyos sa buhay ninyo. Amen? Amen. So the Bible is a manual. This is the manual. Kaya every Christian must have the time to read the Bible. Every day. Hindi mo talaga malalaman ang layunin ng Diyos kung hindi ka nagbabasa ng Bible. Maraming tao hindi nagbabasa. Yung iba, Kristiyano. Yung iba, member ng music team. Hindi nagbabasa ng Biblia. Yung iba din, anak ng pastor, hindi nagbabasa ng Biblia. At yung iba, pastor. Diba? Hindi nagbabasa yan. Eh sabi nila, nakikinig naman ako. Iba yung ano mo, personal devotion mo. Iba yung personal mo na pag-aaral. Alam niyo, ang sarap yung mag-aaral ka ng personal eh. Kasi that's the time that the Holy Spirit teaching you personally. Ngayon, kapag ikaw na nakikinig na ng salita ng Panginoon, nagko-confirm din. There is a confirmation. Kasi the Holy Spirit can also talk with us through the preaching, through the sharing. At sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya nga po, ang bawat salita na ating pong maririnig, make it sure na talagang salita ng Diyos. It's not the word of the devil. Paano natin malalaman yung salita ng Diyos at salita ng Diablo? Ang salita ng Diyos ay nagpapahayag ng pagmamahal, pagpapahalaga sa iyo. Ang salita ng Diablo ay lagi kanyang i-condemn. Lagi kanyang ipipinpoint yung kamalian mo at i-disqualify ka. That is the work of the devil. And the devil sometimes ay ooperan ka ng isang bagay na pagpapala, mapalayo ka lang sa Panginoon. Basta ang layunin ng Diablo ay ilayo ka sa Diyos. That's it. Because God's word is food spiritually. Every time na nakakarinig ka ng salita ng Diyos, lumalakas ka. Every time na salita ng Panginoon ay minemeditate mo, nanonoris ka, ninonoris mo, ibig sabihin, nai-energize ka. Why? God's word is food unto us. Because the word of God is food unto us. Every time you hear God's word, you are strengthened. Parang ano lang, pagkain, physical. Nanghihina ka kasi gutom ka na. Meron ba dito na ano? Nanghihina. Tapos nung kumain, lalong nanghihina, lalong nag-collapse. Wala. Lumalakas ka. Diba? Pag uminom ka ng tubig, nauhaw ka, lumalakas ka. Nalabo na yung mata mo. Pagkatapos nung uminom ka, luminaw. Gumanda ang pakiramdam mo. So God's word is food unto us, meaning every time you hear the word of God, gumaganda pakiramdam mo. Nakikita mo ang layunin mo, nakikita mo ang direction, nakikita mo ang kinabukasan, nakikita mo ang pag-asa, nagiging buhay sa iyo. That's the word of God. Kaya, maraming tao hindi alam ang layunin because they are not hearing the word of God. Kaya nga po, if possible, in all means, sa lahat ng kaparaanan, at sa lahat ng pagkakataon, every believer, every Christian must have that boldness with the wisdom of the Holy Spirit to speak the Word of God to people. Kaya napakahalaga po yung Bible study sa tahanan, Bible study sa eskwelahan, Bible study sa mga barkada, Bible study sa mga opisina, Bible study kung saan merong mga pagkakatipon. At sino po ang gagawa nun? Tayo na mga Kristiyano.
Hindi naman magyayaya ng Bible study yung mga nasa cabaret, nasa beer house na tara, mag-Bible study tayo. Hindi po nila kayo yayayain. Kayo magyayaya sa kanila. Hello? Tama po ba? Yes. Praise the Lord. Kaya nga po, nagkaroon tayo ng passion sa lahat ng mga tao. Alam nyo, ginagamit ng Diyos ang napakarami pong iba't ibang organization nowadays, no? Kaya salamat sa buhay ng marami pong mga committed sa paglimbag ng Biblia. Kaya nga po ang Bible na limbag, no, sa iba't ibang lingwahe. Alam niyo ba na ang Biblia ay ang siyang pinakamatandang libro sa kasaysayan, pero hindi siya naluluma. Bakit? Akma siya sa lahat ng panahon. Noong panahon ni Abraham, okay? O panahon ni Moses, yung scripture nandoon na, akma para sa kanilang kapanahunan na hindi pa uso ang sasakyan. Hindi pa uso ang electricity. Hindi pa nga uso ang kandila noon eh. Noong araw na yan. Diba? Pero akma, very effective ang salita ng Diyos para sa kanila. Dumating yung panahon na nagkaroon ng modernization, akma pa rin. Kaya ang salita ng Diyos ay akma para sa lahat ng panahon at para sa lahat ng tao na kapag-aral o hindi, pang mayaman, pang mahirap. Ang salita ng Diyos, ang Biblia ay para sa lahat. Nakita natin ang kapangyarihan? Nakita ninyo ang kakaibahan, the uniqueness of God's Word? Hindi po katulad ng mga libro ng medicine na yung pung medicine na yon ay para lamang sa mga nangangailangan ng medisina. Hindi po siya libro ng pang-engineering, ng mechanical na yung libro na yon intended lang pang-mechanical. At hindi rin po siya katulad ng libro ng patungkol sa computer na yung libro na yon naka-intended lamang siya para sa kalaman ng computer. At hindi rin siya katulad ng mga almanak o encyclopedia na information lang. Actually nga, naluluma ang mga yan. Hindi na natin kailangan kasi nga, hindi na sila updated. Pero ang salita ng Diyos, para sa lahat ng kailangan ng tao, karunungan, para sa disiplina, para sa kinabukasan, para sa kabilang buhay, at para sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao, ang salita ng Diyos ay akma para sa lahat at solusyon sa lahat ng problemang kinakaharap ng tao. Ganyan kakapangyarihan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi naluluma. Ito'y buhay sa lahat ng panahon at ito'y kailangan ng lahat ng tao. That's the Word of God. Nakita po niyo yung kamangha-manghang kapangyarihan ng salita ng Panginoon? If people will not value, no? If they don't value the Word of God, then they cannot discover the purpose of their life. At tayo naman, na nakakilala na sa Panginoon, the more that we go deep in understanding and reading and studying, meditating the Word of God, sabagkat the more that we understand and study and meditate the Word of God, the more that we are strengthened and the more that we can see the very good future that God prepared for us even before the foundation of the world. That is the Word of God. Hallelujah. Amen. Glory. Ay, kung busy man tayo sa ating araw-araw na gawain, isa sa listahan ng ating pong ginagawa araw-araw ay yung meron pang time in reading the Word. Pastor, wala akong time kasi ang dami naming assignment eh. Ang dami naming thesis. Ang dami naming mga pinapagawa ng nanay, pinapagawa ng tatay. Kahit gaano karami, make it sure that you have time for the Word of God. So, totoo lang, a lot of time are wasted in the life of many people. Lalo na sa panahon natin ngayon. Ang lakas makakain ng social media. Okay lang yan ako, yung social media na yan, pinagkakakitaan mo. At nagso-social media ka kasi nga, you're sharing the Word of God. Okay lang yun. Kasi nga, bahagi yan ng iyong
papalaganap ng mabuting balita. Of course, we have to use all of this in proclaiming the good news. Kasi yan yung pinakamadali ngayon para may paabot natin ang mabuting balita sa lahat ng tao. Amen? Sabihin nyo nga sa sarili nyo, mula ngayong araw na to, maglalaan ako ng oras para sa salita ng Diyos. Amen? Personal study, personal meditation. Oh, I tell you, the devil doesn't want you to hear the word of God. Minsan naman, kung hindi kanya talaga mapipigilang magbasa, ayaan niya lang sa'yo. Basta wala ka lang maintindihan. Kasi yung iba nagbabasa, walang naintindihan. Alam niyo ba, ang ginagawa ko, pag ako'y nagbabasa tapos wala akong naintindihan, uulitin ko lahat yun. Iinisin kong demonyo. Kala mo ha, uulitin ko lahat yun. Kasi inaamin ko, meron yung time nagbabasa ako, nakatapos na ako isang chapter, wala akong naintindihan, ibig sabihin, hindi na ako ng demonyo. Buti nga kayo, hindi na yung nagkakaganon eh, ako lang eh. No? Yung nabasa ko na lahat, tapos wala akong naintindihan, ibig sabihin, lumilipad yung isip. Maaring marami kang iniisip na iba, kaya hindi mo naintindihan. And that is the work of the devil. Actually, ang diablo ay magnanakaw. Isang ekspertong magnanakaw. Alam niyo ba kung nanakawin ng diablo? Hindi niya nanakawin yung anumang bagay. Hindi niya nanakawin yung ano, mamahalin yung ano, sing-sing, yung kwintas mo, yung ginto mo sa leeg. Hindi niya nanakawin yun. Wala siyang pakialam dyan. Wala siyang pakialam dun sa ano mo, sa ginto na hikaw mo, o sa ginto na ipin mo. Wala siyang pakialam dyan. Kasi para sa kanya, walang halaga yan. Alam niyo ba, ang diablo, kahit diablo yan, alam niya kung ano yung mahalaga. At ang alam niyang pinakamahalaga na meron ka ay yung salita ng Diyos. Kaya ang gagawin niya, nanakawin niya yan. Kaya marami dyan, nadideceive niya yung walang time na makinig ng salita ng Panginoon. Diba? Kasi busy, maraming ginagawa. Akala niyo ba, in their own desire lang yun? No. Minsan may kaugnayan dyan talaga, the devil wants or make a way na hindi ka makapakinig. Kaya lang, eto nga eh, walang magagawa ang diablo kung hindi mo papahintulutan na makapag-minister sa'yo. Biruin mo yun, ha? The devil ministering to you. Walang mangyayari sa buhay mo na hindi mo ito pinahintulot. Kung bakit nangyari sa'yo yan, because pinahintulot mo. At bakit hindi nangyari sa'yo yan, dahil hindi mo ipinahintulot. Ganun yun. Everything happening to you, it was happened because you allow it to happen. Everything that doesn't happen in your life, it wasn't happen because you don't allow to happen. Friend, bakit maraming oras ang nanakaw sa'yo? Minsan nga, sabihin natin, wala, kahit wala ng demonyo eh. Minsan kasi, naibibintang lahat sa kanya eh. Eh sabi niya, lumayas na nga lang ako dyan, kung lagi ako napagbibintangan. No? Lumayas na nga, meron pa rin galong mga isipan ng tao. Okay, so, that's the word of God. It value the word of God. Praise the Lord. Hallelujah. And to discover our purpose is recognize a lordship. Lordship, sabihin nga natin lordship. Ito po yung isa sa pinakamahalaga, who is your Lord? Pag sinabing Lord, the owner. Okay? The owner of your life. Discover the owner. Recognize the owner of your life. The starting point to discovering purpose is knowing our Creator. He has a plan for our lives according to His purpose. In Philippians chapter 2 verse 9, for this reason God raised Jesus to the highest place above and gave Him the name that is greater than any other name. And so, in honor of the name of Jesus, all beings in heaven, on earth, and in the world below will fall on their knees. Yan yung layunin ng Diyos from the very beginning. That every knee will bow in front of the Lord Jesus Christ.
And all will openly proclaim that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Ang layunin ng Diyos nung nilikha niya ang mundo ay lahat ng tao, every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Meaning, you need to recognize that Jesus is Lord. Alam niyo, may mga tao na they need and they want a Savior, but they don't need a Lord. Kasi pag sinabi mong Savior, yung magliligtas sa iyo mula sa kapahamakan, yung magliligtas sa iyo mula sa kahirapan, magliligtas sa iyo mula sa sakit ng karamdaman, magliligtas sa iyo mula sa pagka-bankrupt, magliligtas sa iyo mula sa nasirang pamilya, you need to save your family, Savior. Magliligtas sa iyo mula doon sa kaparusahang walang hanggan at dadalhin ka doon sa buhay na ganap at kasiyasiya, that is Savior. So people want a Savior. Pag sinabi mong, you need a Savior, they want it. They love it. But Jesus Christ is not just a Savior, He is Lord. Actually, ang title niya is Lord and Savior. Nauna yung pagiging Lord dahil yan ang layunin ng Diyos from the very beginning. Yan po yung pinapaliwanag dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. At kapag sinabi mong Lord, you recognize Him that He is the owner, He is the author, He is the driver, He is the captain of your life. Na ang masusunod ay siya, hindi ikaw. So that is the purpose of our lives. To have relationship with Jesus Christ and to recognize His Lordship in our lives. Lahat tayo mga Kristiyano. You need to recognize the Lordship of Jesus Christ. Lordship begins in the heart. Saan nagsisimula? Because Christ resides in our heart. He's sitting down in our heart. Then, you need to recognize it that Lordship begins in the heart. Lordship is a matter of the heart. It is a decision to follow Jesus in every area of life, even when it is difficult. Ang pagsunod sa Diyos, anuman pong sitwasyon, kahit sa panahon ng difficulties, you follow Him. There's no turning back. Amen? Hindi yung sasama ako pagka okay ang daan, okay ang sitwasyon, sasama ako. No. At ito pong dapat niyong makilala sa Panginoon. Kapag kasama mo siya, hindi kanya pababayaan. Pag nag-decide ka na sumama sa kanya, hindi kanya iiwanan. Hindi ka mabibigo, hindi ka masasaktan. Why? Si Lord po hindi nang iiwan. Sabi mo sa katabi mo, si Lord hindi nang iiwan. Ayan. When we begin to give our hearts to God and love Him completely, Lordship will begin to show in our lives. Actually, ang susi naman lang lahat talaga dyan ay yung pag-ibig eh. Kaya lang, hindi nga natin kayang ibigin ang isang tao na hindi mo na maalam kung mahal ka. Nakaranas na kayo ng ano? Yung nakarating ka sa isang lugar na out of place ka? Yung bang lahat sila masaya tapos ikaw hindi pinapansin? Yung ano, out of place, parang wala kang kwenta doon sa lugar na yon. Di ba pagka ganun, kahit na ang dami mong kwento tapos wala kang kwenta, hindi ka masaya doon sa lugar na yon, di ba? Oo. Kaya kinakailangan, ano eh, lahat ng mga papasok dito, kailangan they feel at home. They feel valuable. They feel accepted. They feel, para bang matagal na silang kapamilya, kapuso, kapatid. Amen? Dito sa lugar na ito, you must know, hindi yung, ay, hindi naman ako usher. Siya yun. Tapos yung mga music team, hindi ko naman trabaho yan. No, kinakailangan, you know how to demonstrate the love of God unto them. Hello?
Kaya yung pong mga nagiginig, pag pumasok po kayo dito, makikita nyo yung mga tumutugtog dito, yung mga kumakanta. Grabe, nasa hagdan pa lamang kayo, sinasalubong na kayo. Ganun po sila rito. Tsaka ano yun, grabing ngiti nila. Parang tuwan-tuwa sila pag nakita nila kayo rito. Kaya subukan nyo pumunta rito pag araw ng Linggo, alas 10 po ng umaga. Ay grabe. Pag napauna po kayo dito at napaaga kayo, o-opera nila kayo ng kape, kumusta po kayo, kukwentuhan po kayo. Yung iba nga may dalang candy, bibigyan pa kayo. Ganun po sila magpapahalaga. Eh, ganun din, ano? You cannot love the Lord if you don't understand how much He loves you. Hindi, ang mga tao, hindi nila mamahaling bumalik dito at hindi nila gugustuhin bumalik kapag hindi nila maramdaman na sila'y mahalaga, mahal ng mga tao rito. Ganun din, pagdating sa Diyos. Kung hindi nila naintindihan ang pag-ibig ng Diyos, hindi nila, ayaw nila. Kaya nga, alam nyo, minsan, no, merong isang dating Kristiyano, may narinig siya na nangangaral. Sabi niya, mahal ka ng Diyos. Bumalik ka na sa paglilingkod. Pumunta ka na sa church. Alam mo sabi ng tao, babae siya. Sabi niya, tiningnan yung pastor mula ulo hanggang talampakan. Tapos sabi, pare-parehas kayong lahat. Ayan. So, ibig sabihin, naranasan nun nasaktan, na-reject. Ano? Ibig sabihin, pare-parehas kayo na hindi nagpapahalaga sa amin. Kumbaga, iko-condemn mo rin ako. Parang ganun. Kasi marami kasing tao, Kristiyano, ganito eh. Habang inaakay mo, mahal ka ni Lord. Kahit gaano karami ang kasalanan mo, mahal ka ng Panginoon. Namatay ang Panginoong Jesucristo dahil sa iyong mga kasalanan. Eh syempre yung tao naman eh, grabe no, talagang touch na touch siya. Kasi nga biruin mo, mahal siya ng Diyos. Tanggapin mo ang Panginoon ngayon bilang Panginoon at tagabaglit. Tinanggap naman niya ngayon, no? Pumunta sa church. Nung nakita nila, grabe, palakpakan pa yung mga kongregasyon kasi may bagong kaluluwa, makasalanan. Pero eto ngayon, tinanggap niya ang Panginoon, sila'y nagpupuri. Pero nung nagtatagal na, nakikita nila nagkakamali. Parang hindi nagbabago. Parurusahan ka ng Diyos sa mga ginagawa mo. So ibig sabihin, parang nagbago ng Panginoon. Mabuti pa nung makasalanan, mahal siya ng Diyos. Pero nung siya po ay nagsisimba na at unti-unti na niyang naintindihan, babago ng kailang may mga bagay na, pagbabago pa ng buhay na hindi pa niya maiwanan agad-agad, nandun na yung sumpa, nandun na yung condemnation, nandun na yung rejection. Kaya, marami, hindi nakakapagpatuloy. No? We need to demonstrate the love of God for them. And then, surely people will love God. Beginning in the heart. Praise God. Sabi ng 1 Peter 3:15, in your heart, set apart Christ as Lord. In your heart. Not just in your mouth, but in your heart. Lordship is a continuous relationship. Hindi po yung panglinggo lang. It is a continuous relationship. Yung bang kahit ikaw ay naglalakad sa kalye, nasaan ka nagdadrive, naglalaba, nasa bukid, nag-aararo, nagtatanim, nag-aani, ikaw ay nag-aaral, nagko-computer, ano man yung ginagawa mo, ay laging nakatuon ang puso't isipan mo dun sa iyong Panginoon. You're always tuning in. Kumakain ka, kahit naliligo. Minsan nga, kahit ako'y maliligo, magbubuhos ako, may mga word ni Lord. May mga word ni Lord na naririnig ko. Pumapasok po sa isipan ko. Sabi ko, grabe. Matindi. You can do meditation not just when you are inside the church. No?
dapat naka-tune in kapalagi sa Panginoon. Kaya nga, Christian must have that open heart, tuning into the Lord. So making Jesus our Lord is not just a one-time experience. We are now in a relationship with God, and we need to nurture this connection by knowing Him more through His Word and following His ways every day. The more we know Him, the more we will obey Him. Obedience is not the fruit, or is not the root cause of being blessed, but obedience is the fruit of your union in Christ Jesus. Amen. The more you know the Lord, the more you understand what He did for you, the more you know Him personally and you are attached with Him, sa lalim ng pagkakilala mo sa Kanya, ganun din ang bunga ng iyong pagsunod. Kung bakit walang pagsunod, dahil wala pong ugnayan. Hindi ka magkakaroon ng bunga ng pagsunod sa Diyos hanggat hindi ka nagkakaroon ng ugnayan. Eh, yung ibang, ako, po nagtuturo ako dati, dapat sumunod ka muna bago ka pagpala. Hindi, pinagpala ka ng Diyos at dahil diyan, sumusunod ka. Ang taong hindi nasunod ay taong hindi nakakaintindi ng ginawa ng Diyos sa kanya. Yung sinasabi nating matigas ang ulo, lahat naman talaga matigas ang ulo kapag hindi ka nakaugnay sa Panginoon. Kasi paano lalambot ang ulo mo sa mga bagay na spiritual kung hindi mo naman, wala ka namang ugnayan sa Diyos? Amen? So, nurture this connection by knowing Him more through His Word. Praise God. Hallelujah. That is the purpose of God in our lives. Now, in closing, how often you think of that Lordship of Jesus Christ in your life? Inaawit nyo ba yung "You are my Lord, you are my King"? Diba? Minemeditate nyo ba sa puso ninyo that Jesus being Lord of your life ay nasasabi mo bang, "Lord, dahil ikaw nagmamayari sa akin, here I am, use me. Here I am, Lord, let me live according to your perfect will." And of course, the perfect will of God is that you are in Christ Jesus. And now that you are in Him, you are in the perfect will of God. You are living now in the perfect will of the Lord. Young people, leaders, and all the viewers, all listening, everybody who are listening to us, to AIG, I want you to know na yung Savior mo ang siyang nagmamayari sa iyo. At dahil dito, if you're gonna put your trust in Him, He will lead you into a direct path. You know, into a path of a green pasture. Isang lugar kung saan hindi ka magkukulang. Actually, ang ganda nga yung yung si David, yung sinabi niya na, "The Lord is my shepherd." The Lord ang nagmamayari sa akin. Siya rin ang nagsishepherd sa atin. So the Lord, the Creator, the one who owns you, is the shepherd of your life. Amen. Hindi ikaw yung nagsishepherd sa sarili mo. Alam niyo, ang tinawag po sa atin ni Lord ay mga tupa. Ano ba ang katangian ng tupa? Sa lahat ng hayop, tupa o the sheep ang siyang walang panlaban sa mga prey, sa mga kakain. Okay? Sa kanila. Wala silang wala silang panlaban. Makita mo, walang sungay, walang lakas, everything. Kaya kapag sila'y sinakmal, wala. Kaya ito po'y
Ito po yung mga hayop na kailangan ng pastor. Kailangan ng shepherd. At yung po nagpapastor sa kanila, ay yun po nagmamayari. So nagpapastor po sa atin, ay yun po nagmamayari sa atin, ang Panginoon. And then, He will lead you into a greeny pasture. Kaya nga po, dapat masabi nyo, the Lord is my shepherd. The Lord, my Lord. Pag sinabing the Lord, ang nag-iisang Panginoon, ang nagmamayari sa akin, ang siyang nagpapastor sa akin into a greeny pasture. Okay? At siya yung maging maamo sa akin, maging mahinahon para sa akin, ang kanyang tungkod at pamatok, no? Ang kanyang tungkod ay dinadala ako sa tamang daanan. Alam mo yung ang tungkod ni Lord, hindi po yun, ano, hindi po yun pang, ato tawag dito, it's not a rod of punishment. Okay? Kundi yung tungkod niya ay inaahakay kanya sa tama. Ganun ang tungkod ng Panginoon. Oh, I tell you, napaka-amo ng ating Panginoon. Napaka-gentle, napaka-lovely, napaka-sweet, napaka, you know, caring. At yan ay pinakita ni Lord. Di ba pinakilala niya na yung pastor ay kapag merong nawawala at nagwawala, ay kanyang hinahanap. Amen? Praise God. Ganyan katindi ang pagmamahal ng iyong Panginoon sa iyo. So you have to know your purpose. There's a lot of people dying without knowing the purpose of their life. There's a lot of people so full of fear in this world because they have no shepherd. They have no Lord in their lives. Hallelujah. Thank you so much, Father. Ayaw mo, Panginoon, na ang aming pong mensahe ngayong gabi ay magdala sa amin sa kaunawaan na kami ngayon na nasa iyong pastulan ay patuloy na kilalanin ka bilang aming Panginoon. At patuloy rin namin ipahayag, O Diyos, ang mabuting balita sa lahat. Thank you. And I bless everyone, Father God, tonight. I bless all the members of this group, Ever Increasing Grace, and all the viewers. Hayaan mo, Panginoon, na ang pagiging Panginoon mo sa aming buhay ay patuloy na makilala ka namin at patuloy na maibigay namin ang lubusang pagtitiwala na ikaw ang driver, director, shepherd, pastor ng aming buhay. Thank you, Lord. Salamat at nakita namin, na-discover namin ang layunin ng aming buhay. Thank you. We praise you, Father.